Hello everyone! Ano, nakakagulat ba yung pagmumukha ako at nandito naman ako ngayon? Ako ngayon nagulat din yun. Pasensya na kayo guys at ngayon lang din ulit ako. Napaka-busy talaga ng buhay ko talaga. Halos Diyos ko po. Pero ako yung nagpapasalamat sa lahat ng mga pamilya ko, mga yung dalawang anak ko, mga kaibigan ko na halos walang tigil sa kasusuporta na kaya mo yan, na talagang nandyan si God para strong tayo. So, wag lang bibitaw, laban lang sa buhay, di ba? Kasi, so, ngayon, kaya yung dahilan kung bakit ako nakaharap dito, may sasabihin lang ako at magpapasalamat lang sa lahat-lahat ng mga heroes ngayon. Kasi nga, Labor Day tayo ngayon, kaya kailangan, di ba, pasalamat tayo sa mga doktor na halos hindi basta-basta yung mga ginagawa nila, na araw-araw silang humaharap sa mga pasyente na ang buhay ay halos hindi natin alam, nila alam na anytime pwede silang kapitan ng kung anong sakit. So, sa mga pulis na walang sawang nagbabantay, sa mga kapitan, sa mga tanod, sa mayor, kasi halos naririnig ko na ang dami na nga talaga nilang nabibigyan. Halos lahat ng mga, kasi sabi naman talaga ni Presidente Duterte natin na halos lahat mabibigyan naman talaga. Na kung wala, kung hindi ka nabibigyan, magsabi ka lang daw at yun ay mabibigyan talaga. So yung naririnig ko, parang halos nagbibigayan na nga. So maraming salamat sa lahat, sa mga magsasaka natin. Kung wala kayo, wala tayong may kinakain ngayon, walang bigas, walang gulay. Sa mga cashier na halos, di ba, nagbabayad tayo, nagtatanggap sila, yung hindi basta-basta mga ginagampanan nila araw-araw halos. Sa mga sundalo natin, yun. Tsaka hindi naman natin talaga anuhin na lahat ng mga hero, mga ganun eh. Pati siyempre kung nanay ka, kung tatay ka, kung pastor ka, kung pastora ka, kasi malaki yung ambag mo, malaki yung tulong mo sa kapwa mo na halos binibigyan mo ng pag-asa na huwag bumitaw, pinapakalat mo yung salita ng mabuti, yung salita ng Diyos, na kasi sa lahat naman talaga ngayong araw, itong mga nagdaang mga krisis, kailangan naman talaga natin yung kung busy ka, instead na cellphone yung gagamitin mo, magbasa na lang ng Bible, di ba? Laking tulong pa. Kasi lahat ng, kung wala ka namang financial na may tulong, gawin na lang natin na makakatulong na lumawak yung pag-asa ng kapwa-tao natin. Kasi lahat kunin mo lang, huwag lang yung pag-asa na mabuhay ang isang tao. Kasi ang pag-asa, yun yung kumbaga, di ba, lalawak yung buhay mo, di ba? Kasi pag yung pag-asang nawawala, wala na. Kasi yun, at ang halimbawa, kung may mga malaking sweldo din naman kayo at sobra-sobra, at ano, yung may kaya sa buhay, magbigayan na lang tayo. Kasi lahat naman talaga, lahat ng binibigay mo, sinusukat yun ni God at tripling ibabalik sa'yo. Kasi isipin natin guys, na kung magkano yung binigay mo, hindi doon nagbibilang si God. Nagbibilang siya doon kung magkano natitira sa'yo. At pupunuin niya yun. Kaya sa mga OFW, maraming salamat at malaking ambag nyo sa ekonomiya, na halos lahat ginagawa nyo. Isa din ako, syempre, COVID na ako kasi hindi basta-basta talaga. Basta para sa bayan, sa pamilya ko, go-go lang tayo. Kaya, di ba, yun yung, itong mga nakaraan, parang naririnig ko na
pinapa ano, pinapa baba nila ng pwesto si Presidente Duterte. Halos lahat ng Facebook, YouTube, yun yung mga binavlog nila. So sabi ko, pag pinababa nga si Presidente Duterte, bakit matatanggal ba yung virus? Maging maganda ba yung bayan natin? Matatanggal ba yung lockdown, di ba? Kasi hindi naman nakasalala yung buhay natin sa presidente, di ba? Kumbaga tayo pa rin yung nagpapaandar ng buhay natin. Tayong mahawak ng oras natin. Di ba? Yung buhay natin, hindi practice yun. Walang scripted, di ba? Basta-basta na lang dumadating. At parang surprise ba? Parang birthday ko lang. Para bukas birthday ko eh. Kaya sana madagdagan tayo ulit. Madagdagan yung subscribers ko. Kasi nakaraang araw, nadagdagan ng isa. So guys, hindi na akong paligoy-ligoy pa. Dito na muna tayo titigil at may gagawin pa ako. Okay? Bye-bye. I love you guys.